Blessed morning to all of us. Hallelujah. Thanks God for another day. At another opportunity to worship Him, to glorify and honor His holy name, our Lord Jesus Christ. Join us in worshiping the Lord through singing. RJ, nanood, si RJ, ang ating pamangkin sa Cavite,
Yan, hallelujah. So, word of God muna tayo. Unahin natin yung salita ng Panginoon, no? Bago tayo magkwentuhan. Okay, dito tayo sa Psalm 27, verse 10 and 11. Sabi dito, iwan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Ituro niyo sa akin ang daang gusto niyong lakaran ko. Patnubayan niyo ako sa tamang daan dahil ang mga kaaway ko na gusto akong gawan ng masama. No? At napakaganda ito, no? Video sa ibang salin na iwan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon naman akong maaasahan. Di ba? Yung ibang salin dito ay talagang maaasahan o mag-aalaga sa akin, di ba? Alam naman natin, di ba? Mula't simula pa, yun ang pakay ng Panginoon, yung aalagaan niya tayo, yung iingatan niya tayo, siya yung magbabantay sa atin. Bakit po kayang gawin ng Panginoon sa atin? Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, dahil ayaw niya tayo na mapahamak. I mean po ba? Sino po yung tao na gustong mapahamak yung kanyang buhay? Mayroon ba? May tao ba na gustong mapariwara ang kanyang buhay? Di ba gusto ng lahat ng tao ay yung guminawa buhay? Mayroong makita na pagbabago sa kanyang buhay, no? Maliban lang sa mga walang pangarap, no? Kasi kung may pangarap ka, talagang magpupursige ka, no? Na hanapin kung ano yung kapalaran mo, di ba? Pero alam naman natin sa atin na mga kumikilala at nakilala sa ating Panginoon, pagka ipagkatiwala natin sa Panginoon ng lahat, sabi niya, ay kagaya ni David, di ba? Si David ay nakatalaga na warrior o nakatalaga na hari noong bata pa siya, di ba? At siya ay tinalagang hari nga, at hindi lang siya hari kundi warrior siya, di ba? So siyempre siya ay hari, pero hindi niya hinayaan na yung mga tao lang niya yung nakipaglaban, di ba? Kundi kasama siya sa pakipaglaban. Ibig sabihin, tayo sa ating battle ng buhay ay hindi natin aasahan yung iba, hindi natin iaasa na kahit tumingi ka ng prayer request ay di ka na magpipray. Dapat tumingi ka ng prayer request, magpipray ka din sa Panginoon. Ganun po 'yon. Kumbaga sa ano nandun yung ano natin. Kasi inaaruga ng Panginoon ang mga nagpapaaruga sa kanya. Ganun po 'yun eh. 'Di ba? May ano diyan sa ay inaaruga tayo ng Panginoon dahil nagpapaaruga tayo sa kanya, 'di ba? Kaya ganun po kabuti ang ating Panginoon. At dito makikita natin si David na siya ay conqueror, na siya ay warrior, at kilalang kilala siya na siya ay victorious, no? Lahat ng kanyang mga laban ay napagtagumpayan niya, no? At anuman yung banta ng ano sa kanya, yung ipinapanalangin niya yung kanyang mga kaway, no? Na hindi pagtagumpayan ng Panginoon. Diba? Hindi lang siya kanyang sarili yung kanyang ipinapanalangin din, kundi si Lord na yung bahala sa kanyang mga kaaway. Ganon din po tayo, kaya tayo lumalapit sa Diyos bawat umaga, pagising natin, kasi po kailangan natin yung pag-iingat ng Panginoon, di ba? This is ngayon ang buhay ay battle, no? Battle ang buhay ngayon, at di natin alam, di natin nakikita ang COVID, kaya battle, di ba? Totoong may COVID, sabi ng iba. Yung iba naman na walang COVID, no? Pero ang masabi ko lang, mayroong Diyos na nag-iingat sa atin. Kaya ang gagawin natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga suliranin, di ba? Kung ikaw ay nangangamba, di ba? Pag nangangamba ka kasi, pag natatakot ka, ay ang ganyan na lang yung buhay mo, di ba? Nalulugmok ka na. Diba? Pag may sakit ka, di ba? Dapat mag-stretch ka din, tapos mag-ano-ano ka, di ba? Hanapin mo yung giginhawa yung katawan mo, di ba? Kaya kung manatili ka na lang na nakahiga, tapos hayaan mo na bababa yung resistensya ng katawan mo, di ba? Ay kailangan mo talagang maggalaw-galaw, di ba? Galaw-galaw diyan para may hindi may stroke, sabi ng mga di ba? Kaya kailangan talaga natin, no, hindi lang galaw-galaw kundi
ihayaan natin ng Panginoon na siya ang gumalaw at kumilos sa buhay natin, ipagkatawala natin sa kanya, no? Kasi ang bawat lakad natin ay napaka-smooth basta nandiyan ang Panginoon. Alam natin na ang Diyos ay open arms na inaaruga ang lahat ng nagpaparuga sa kanya, di ba? Sabi ni David sa 27 verse 14 ng Salmo, sabi niya, magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo, at huwag mawalan ng pag-asa, magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Amen? Dahil nung dumating si Jesus, siya yung tunay na pag-asa natin. Kasi siya yung magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Para pa saan yung ating buhay na ito, di ba? Ang ating katawang lupa ay pansamantala lang, babalik to sa alabok. Pero yung ating espiritu, yung nagpapagalaw sa ating katawan, no? Ating kaluluwa at espiritu ay babalik yan sa Panginoon. Yung hininga ng Panginoon na nung siya nilikha niya yung tao, yan yun, yung nagpapagalaw sa atin, di ba? Yung nagbigay sa atin ng wisdom, ng knowledge. That is the Spirit of God na hindi nang iiwan sa atin at hindi nagpapayabaya sa atin. Kaya nga, nalalasap natin yung blessings ni Lord bawat umaga. Pagbangon natin ay nandyan na yung biyaya ng Panginoon, na maganda pa yung gising natin, may smile pa tayo, nakita natin yung mga mahal sa buhay, kita natin yung mga kamag-anak natin na masaya, di ba? At alam ko, isa ka sa kasayahan ng iyong mga mahal sa buhay, kaya God knows na ikaw din ay gagamitin dahil kilala ka at mahal ka ng Panginoon. Amen? So hanggang dyan lang muna tayo, at salamat sa inyong panonood, at manalangin muna tayo. Lord, thank you once again sa umagang ito, sa iyong mga paalala sa amin, dahil ikaw ang Diyos na tunay na may pangako. Iwan man kami ng aming mga magulang, nandyan ka pa rin na nag-aalaga sa amin at di mo kami iniiwan. Lord, sabi sa Hebrews, O Diyos 13, Panginoon, na di mo kami iiwan at di mo kami pababayaan. Maging sa ibang sahalin, Panginoon, ang iyong mga salita na saan man kami pumaroon ay nandun, sasamahan mo kami. Ayon sa iyong kalooban at ay papamalitan namin ng iyong kabutihan at iyong kadakilaan. Lord, sa oras na ito, sinasamo namin, pagpalain niyo, Lord, ang mga kapatid namin na nakikinig at makikinig pa sa oras na ito, Panginoon. Patuloy, Lord, bless mo ang kanilang mga negosyo, bless mo, Panginoon, ang kanilang mga hanap buhay, bless mo, Panginoon, ang kanilang mga workplace, O Lord, ingatan mo sila, let your favor be upon them, O Lord, at kayo pong magpatuloy na magbigay ng mga miracle at mga pagpapala sa kanila, Panginoon. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong mga proteksyon at guidance sa bawat isa. Ang iyong banal na dugo ay patuloy na mag-cover sa amin upang anumang bata na kaaway ay hindi po makapanahing. Lord, isinasamo din namin lahat, Panginoon, ng aming bansa. Ingatan niyo po ang kasulok-sulokan ng aming bansa. Pagpalain mo ng mga magsasaka. Pagpalain niyo, Panginoon, ng mga mangingisda. Pagpalain niyo rin ng mga mamamayan ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, kayo po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat dito sa aming bayan, Panginoon, saan man kami naroon na bayan, our city, Panginoon, bless, Lord, o lahat ng mga mayors, ang lahat ng mga kapitan, Panginoon. Lord, bless nyo rin ang aming presidente, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming sandigan, ikaw po ang aming takbuhan, kaya kayo lang po ang may magawa para sa ganda ng aming mga hanap buhay, para sa ganda, Panginoon, ng aming mga buhay. Kaya pinagkatiwala namin sa iyong maghapong ito. Proteksyonan mo po kami, pagpalain niyo po kami. Ito po aming dalangin na may pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa dakila naming tagapagligtas. Amen. Amen. Yan. Shout out and God bless tayo dyan kay, ano, kay RJ Escobal, kay Kuya Marlito, at saka kay ano, kay Marlita. Yan. Hello, Marlita. Sa kay Jen, sa ano, sa ano niya, kay Bubong and family, Marlito and family, no? Shout out and God bless din kay ano, kay Ma'am Grace Sobaldo, ang mga teacher ng MTR MHS, no? Shout out and God bless kay Doc Rodi, no? Si Doc Rodi po ay nakadistino ngayon diyan sa vaccinated ng ano, area ng Taguig, no? Hallelujah, napakasipag yan. Doktor na yan at napakabait. Yan, God bless, Doc. God bless you and your family, Doc. Yan, inaano ko pala,
paki-shout out ay paki-subscribe, shout out kay ano ang YouTube channel ni RJ no, sa mga manonood diyan, paki-subscribe po. Coach RJ. So kung mga mahilig sa fitness, mga gusto mag-exercise, mag-lose ng weight, pwede niyo sundan yung kanyang mga step no, yung kanilang kanyang fitness. Coach, ano yung pangalan niya? Coach RJ sa ano sa YouTube no. Pag nag ano ako upload ako, ilalagay ko po yung link niya no sa ano sa comment no. At mag-comment po kayo kung may mga question kayo about Bible, kung may mga prayer request kayo, mag-comment po kayo dito. At I know na si Lord yung ating magbibigay sa atin ng wisdom and knowledge. At alam ko po na tayong lahat ay hindi pababayaan ng Panginoon. So salamat po. At ang masabi ko lang ulit, God bless you, God bless your family, and God bless us all. We invite you this coming Sunday sa Epiphany Christian Church, no? Via Zoom or via live. Naka-live po tayo sa FB. At ang iyong lingkod po ang gagamitin ng Panginoon. Thank you everyone. God bless.